Viva la Virgen! Kapayapaan sa lahat ng mga pamanglalakbay. Ako po si Father Nante Tolentino ng Antipolo Cathedral. Ngayon po ay sisimulan natin ang podcast na ito na may titulo na Pueblo Amante de Maria, isang bayang sumisinta sa mahal na Birhen. Kasama po natin ngayong gabi ang aming cute na cute at batang-batang assistant parish priest, si Father JP. Viva la Virgen, kapayapaan ho sa inyo aming mga kamanlalakbay. Ayun nga ho, katulad nga ho ng sinabi ni Father Nante, sinisimulan ho natin ang podcast na ito bilang pagkilala sa mahal na Birheng Maria. Father Nante, ano po bang nararamdaman nyo at magsisimula tayo ng isang podcast na tayong dalawa ay hindi marunong mag-podcast? Actually, kinakabahan po ako at excited din ako sapagkat first time nga po ito na binigay sa atin ang assignment ng CBCP para magkaroon ng sariling podcast ang Mahal na Birhen, ang debosyon natin sa kanya bilang mga Pilipino. Kaya samahan niyo po kami tuwing Sabado sa podcast na ito para pagnilayan, pag-aralan ang Mahal na Birhen at ang tamang debosyon sa kanya. Opo nga, Father, sabi nyo nga ho, nung inaayos natin ito, sabi nyo, tatanggapin natin to all for Mama Mary. Alam naman natin, hindi lang tayo mga pare, mga taong simbahan ang nagmamahal sa mahal na Birheng Maria, kundi tayo, bawat Pilipino siguro, bawat Katolikong Pilipino, meron at merong debosyon sa titulo, mga particular titles ni Mama Mary. Kaya ho, itong podcast na ito ay ihahatid ho namin sa inyo para sabi nga ni Father Nante, mas lumalim pa, mas yumabong pa ang ating pag-ibig sa mahal na Birheng Maria. At kung nakikita niyo po, meron tayong isang kasama dito na isang pari, isang monsignor na walang minahal na ibang babae kundi ang mahal na Birhen lamang. Sigurado tayo doon. Tama po, sigurado po. Minarapat namin siyang abalahin, mga kapatid, mga kamanlalakbay, sa podcast na ito sapagkat gusto natin sigurado tayo sa ating paglalakbay bilang mga deboto ng Mahal na Birhen. Father JP, pakilala mo nga yung ating kasama na Monsignor. Ang ating pong makakasama para sa pilot episode ng Pueblo Amante de Maria, siguro ho kung kayo ho ay nagsisimba tuwing alas 6 ng gabi, Sabado sa Antipolo Cathedral, ay kilalang kilala nyo na ho siya. Siya ho ay sikat na sikat sa amin hong mga pare dahil siya ho ay lahat siguro ng pare sa buong Pilipinas ay dumaan sa kanyang mga kamay. Father, hindi lang pare, mga obispo. mga obispo, mga kardinal. Kalahati ng mga obispo yato, lahat dumaan sa kamay ng paring ito. Father, wag na ho natin patagalin para ayun. Mga kapatid, mga kamanlalakbay, Reverend Monsignor Sabino A. Vengco Jr., SThD. Hello po, Monsignor. Hello. Magandang araw po sa inyo lahat. At pasalamat ako kay Father Nanda, kay Father na bagong ordain na makasama sila at maliit kong maitutulong sa kanilang proyekto. Ito po ay isang karangalan na hindi matuturingan. Salamat sa inyong pagkanyay. Salamat din po, Monsignor. Ayun po. So tanungin na natin si Monsignor. Po, direktahin na natin, Father. Ano po ba at saan po ba nanggaling, Monsignor, yung tawag sa mga Pilipino na Pueblo Amante de Maria? Bakit po ba tayo tinawag na Pueblo Amante de Maria? Yan ay isang napakagandang taguri at pagpapakilala mismo ng mga Pilipino. Ito'y unang isinulat noong 1937. Nagkaroon ng International Eucharistic Congress dito sa ating bansa, sa Maynila. At para doon ay kumatha sila. May ibang mga awitin, ngunit merong isang Spanish. At no mas amor que el tuyo. Wala nang iba pang pagmamahal ng higit pa sa pagmamahal namin sa iyo. Kami pong bansang Pilipinas, kami na eto ngayon, pagpapakilala natin sa Diyos. At ito'y iniugnay natin sa isang napakalapit sa Diyos, ang ina ng Diyos, kay Maria. Sinabi natin kami po'y un pueblo amante de Maria.
kung kami makapagpapakilala sa iyo, O Diyos, na sa Santissimo Sacramento ay nagmamahal at naririto sa aming piling, kami po ay ang bayang sumisinta kay Maria. Doon pala galing yun, Father JP. Ngayon ko lang po nalaman, may date pala, may year pala, 1937, yung unang Eucharistic Congress dito sa Pilipinas. Doon po pala nakatha yung taguring Pueblo Amante de Maria. So inangkin ng mga Pilipino yung pagiging mapagmahal sa mahal na Birhen. Pero salamat doon, Monsignor. Siyempre po, straighten ano ho natin, ano, inangkin natin na tayo bayang sumisinta kay Maria. Pero paano ho ba, ano ho ba pinagsimulan ng pag-ibig ho natin mga Pilipino kay Mama Mary? Sa historical background ho, paano ho ba natin nakilala si Mama Mary dito sa ating bansa? Yan ang isang napakagandang tanong, Father, at yun yung gusto kong laging ikinukwento, sapagkat noong unang dumating sa ating pampang ang Kristyanismo dala ng mga Kastila, ito'y noon taong 1521. Ito'y nung mula sa Butuan, Masawa Butuan, kung saan inialay yung unang misa, alinsunod sa ating mga records sa Annales Ecclesiasticos de Pilipinas. Pagkatapos ng 7 araw doon sa may Butuan, kasama yung kamag-anak nung hari sa Cebu, yung hari sa Masawa, sinamahan sila Magellan patungo ng Cebu na balita na mas malaking lugar at maraming mga dayuhan nandoon ay nakikipag-negosyo. At doon nga sila nagpunta sapagkat hanap ng mga Kastila ay provision, mga pagkain na mabibili nila at yung kanilang trading, yung komersyo na gusto nila, hanap nila ay Spice Islands, kung saan yung mga sa atin ngayon ay mga pampalasa sa pagkain, mahalaga-mahalaga yun noong unang panahon, kaya tumawid sila ng karagatan, hanap yung mga pulo na saan tumutubo itong mga kung ano nung spices na sa atin ay pangkaraniwan lamang. At doon nga, nang dumating sila sa Cebu at doon nila ipinahayag ang pananampalataya at doon nila nakumbinsi yung mga unang ninuno natin na magpabinyag, sumama sa kanilang pananampalataya, doon unang nabanggit sa record ni Antonio Pigapetta, siya yung Italianong chronicler, taga-tala ng mga pangyayari sa buong expedition na ni Magellan mula sa Espanya, nagpunta rito at mula rito ay may nakabalik pang iilan sapagkat alam natin na matay si Magellan dito sa Cebu. Ang mahalagay, doon ay detalyado na itinala, isinulat ni Pigapetta kung paanong noong 14 ng Abril, taon 1521, matapos noong umaga, binyagan yung unang Pilipino at ito'y sila Raha Humabon at mahigit na 400 mga nasasakupang kalalakihan. Mga lalaki muna ang bininyagan sa umaga. At makapananghali yung mga babae. Pinangungunahan naman ito noong na reyna na pinangalan ng Juana. At sinasabi ni Pigapetta na pagkatapos nitong binyag na ito, pinagpakitaan si Juana ng tatlong imahe. Ang imahe ng Santo Niño, ang imahe ng ina ni Jesus, at ang imahe isang krus, ang banal na krus. At sinasabi na ganoon na lamang na bagabag ang kalooban nitong reyna. Umiiyak na sinabi niya yung mga ipinakita sa kanya, tinatanggap niya, ibigay sana sa kanya ito man lamang Santo Niño. At sabi niya, ito'y kapalit lahat ng aking mga idols at mga imahe ng kanilang unang paniniwala at mga sinasampalatayanan. Lahat ng ito'y kanya ng
aalisin at kapalit itong Santo Niño. Doon unang binanggit na kasamang ipinakita sa bagong binyag ang imahe ng ina ng Diyos. Ang tanong ay, anong imahe ito? Ano nga kaya anong po? Imahe ito? Okay, hindi binanggit ni Pigpeta. Ngunit, malinaw na ito ay hindi agad iniwanan ng mga Kastila sapagkat ilang araw ang lumipas, alam natin na noong ika-26 ng Abril, sa mga tuwid ay mahigit lang na isang linggo pagkatapos ng binyagan, alam natin na si Magellan ay mapapatay. Bago nangyari yon, kaya siya napatay sapagkat si Magellan ay mayroong ginawa. Inilabas na muli yung imahe ng Malabirhen at sa harap ng Malabirhen, hinugot ni Magellan ang kanyang espada at siya ay sumumpa na lahat ng Kristiyano ay kanyang tutulungan at ipagtatanggol. At ganun din, sumumpa siya na ang kaaway ng kanyang mga kapatid na bagong binyag ay kaaway din niya. Ayun. At sabi niya, sino man sumumpa sa harapan ng imaheng ito, buhay niya ibibigay, ngunit hindi mababali ang kanyang isinumpa. Ayun, grabe, sumumpa sa larawan ng Malabirhen. Kaya alam natin, yun ang naging sanhi kung bakit kasunod na araw, sinabi sa kanya, mayroong lapu-lapong ayaw sumama. Mayroong lapu-lapong pinagtatawanan sila. Ang sabi, galit. Ang sabi ngayon niya, teka, puntahan ko nga yan, Diyos, yung lapu-lapong yan. Ayun, at doon nga siya napatay. Napakaganda nung sinasabi ni Monsi kasi tamang-tama sa 500 years of Christianity. Oh, po. May mga ganun palang details. Kanina, napapanganga na ako. Natutulala nga din ako, Father. Oh, may ganun pala. May ang tanong ay eto, anong yung imahe, anong larawan ng mahal na ina ng Diyos na Malabirhen ang dala ng mga Kastila? Ngayon, sa development muna, fast forward tayo. Okay. Di alam natin na pagkatapos lamang ng ilang araw, mapapatay si Magellan, ang mga Kastila ay aatras at sila'y tatakas papunta nga ng yung Indonesia ngayon, Ternate, at mula doon, matapos makipag-deal sa mga Portugis, merong isang barko sa kanila na makararating pa't makauwi, yung Victoria, makababalik sa Espanya. Ito. Yung mga Kastila, nawala. Dumating, nawala. Ganun kabilis. Linggo lamang ang binilang. Linggo lamang. At alam natin na nung sinabi ito ni Pigpeta, nung sila'y umaatras na, hindi nila makuha yung bangkay ni Magellan. Sapagkat si Magellan, nagulat siya, mayroon siya mga maling ginawa. Sumugod siya nang hindi pinag-aralan muna yung terrain. Lugar. Siya'y sumugod at nang siya masugatan, siya pinagkalupungan ng mga natives at hindi na makuha ng mga Kastila na siya balikan para agawin yung bangkay. Ito ngayon, 40 ng lilipas bago matagumpay na makababalik ang mga Kastila sa Cebu. At iyon nga yung panahon naman ni Legazpi. Yeah, kasama si Urdaneta. Legazpi Urdaneta. Iyon yung tunay na umpisa ng Kristiyanisasyon sapagkat doon sa umpisa, pagdiriwang lang ang ginawa, sakramento. Walang talagang tunay na konversyon at pagpapaliwanag. Nang bumalik si mga Kastila sa ilalim ng kanilang bagong adelantado, yung kanilang commander na si Miguel Lopez de Legazpi, isa yon sa mga isinulat na nung sila'y madugo yung naging pagbalik sapagkat ayaw na silang tanggapin. Ang ginawa ngayon nila, kinanyon nila at sinunog yung mga bahay ng mga natives. At nung sila'y mag-landing at nagumpisa ng halungkatin yung lahat ng naroroon, nakita sa isang baol yung Santo Niño. Buhay pa. Narurumpa. Narurumpa. At iyon yung mahiwaga na narurumpa. Nagkaroon ng connection ngayon. Yung grupo ni Magellan and 40 years later, itong grupo ni Legazpi.
Ngunit walang binanggit kaagad na nakita rin yung imahe ng Malabirhen. Pero alam natin, ito'y naka-records, na nung Siligaspi ngayon, sabi, mananatili tayo rito, kinakailangan natin depensa, kinakailangan magtayo tayo ng fortification. At iyon ngayon, yung Puwersa de San Pedro, na hanggang ngayon, remodeled na, naroon na. Pero Siligaspi ang sumukat noon, ito ang gagawin natin, ito'y tatsulok, ito'y one side sa sea, at yung dalawang side sa lupa. Kaya nila pinili yung lugar na yon sapagkat may supply ng tubig. Mahalaga yon. Pag ikaw ay magtatanggol sa kuta mo, kuta ang tawag, kinakailangan may tubig. At doon sa ilalim nitong balon kung saan may supply ng tubig yung Puwersa de San Pedro, doon nila nakuha yung imahe, estatwa ng Malabirhen. Ano nga po yun? Ayun, dumating ito, na tayo ngayon. Ano itong imaheng ito? Grabe. Itong imaheng ito ay hindi nagtagal. Ang unang tawag dito, ito ngayon ang kauna-unahan tawag sa isang imahe ng Malabirhen sa Pilipinas. Birhen de la Cota. Birhen de la Cota. Yung kuta, opo. Yung fortification. At yung birin na ito, hindi nagtagal, dinala ngayon kung saan ang mga Agustinian meron ng simbahan. At inilagay nila ito doon sa Basilica ng Santo Niño ngayon at doon mismo sa Bautisterio. Parang chapel yung Bautisterio. Opo. Yun ay hiwalay sa alta. At doon nagkaroon ito ng ikalawang pangalan. Ano na Birhen de los Remedios. Yun ang itinawag na ngayon ng mga Pilipino. Nung una ito matagpuan sa Kastila, Birhen de la Cota. Okay. Iyon ang Birhen protectors ng kanilang fortification. Okay. Kasama nila paglaban sa mga natives. Nang ito ay i-handover na sa mga Pilipino, doon sa simbahan ng mga Pilipino sa Basilica ng Santo Niño, ang mga Pilipino binigyan nito ng ibang pangalan, De los Remedios, sapagkat sa kanilang karanasan, ang Birhen na ito'y tinutulungan sila sa lahat ng pangailangan. Remedies. Lahat ng problema, may solusyon ng Malabirhen. Kaya ang tawag nila, hindi de la Cota, de los Remedios. Napakaganda naman po ng ano, no? Ang unang pagkakakilala ng mga Pilipino, ng panahon pa ng Kastila sa Mahal na Birhen ay Remedios na kagad. Remedios. Opo. Sapagkat kagad yung ina. Opo. Na handang sila'y saklolohan sa anuman sandali, anumang kagipitan. Ayun ho, simula pa man nun, ayun yung naging karanasan nila ho. Pero may tanong pa rin, ano yung imaheng yun na nung makitang muli ng mga Kastila, de la Cota ang kanilang itinawag sapagkat nasa loob ng kanilang fortification. Opo. Ngunit, nang mahawakan ng mga Pilipino sa kanilang mismong bahay dalanginan, pinangalanan nilang de los Remedios sapagkat ito ang kanilang karanasan. Ang imaheng yun ay walang iba sa aking pagsusuri kung hindi yung original na tinatawag Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Sapagkat sa Espanya, doon sa Cáceres, yun ay nasa gawing central west ng Spain. Pag ikaw ay galing sa Madrid at isa kang admiral, kung saan sa Madrid tatanggap ka ng papeles, magta-travel ka ngayon papunta sa barko mo, you cross Spain, near sa border ng Portugal, dadaan ka sa isang monasteryo doon sa Guadalupe. At doon balita, pati na si Christopher Columbus, nang siya'y dumaan doon, siya din ay kumuha ng isang imahe, ito'y daladala niya. Ito ang original na Guadalupe ng Espanya. Ito'y kakaiba doon sa Guadalupe sa Mexico. Ito ay birhen na daladala ang Ninyo Jesus, mother and child. Yon ang Guadalupe de Extremadura in Spain. Iyon yung nang dumaan doon sila Magellan, papunta sa kanilang barko, tumawid ng Central West Spain. Doon sila nagdarasal. Lahat ng explorer, kinakailangan dumaan doon, magdasal.
Parang Antipolo yan eh. Opo. Magta-travel ka, daan ka muna. Magpapaalam ka sa Malabiren. Malabiren at bibili ka ng isang imahe, dala-dala mo. Ayun. Kaya't eto, yung unang larawan ng Malabiren na karating ng Pilipinas ay sa pangalang Guadalupe. Yun ang original. Ngunit nawala. Sapagkat may nagtapon. Bakit itinapon yung larawan nitong babaeng ito? Yung Santo Niño, hindi nila itinapon, itinago. Inalagaan. Pero meron bang babaeng nagselos at itinapon yung larawan ng Mahal na Birhen sa tubig na kung saan nakita? Pinangalanan ngayon ng mga nakakita, De La Cota. Ito'y para sa atin, sa ating fortification. Ngunit, nang mahawakan ng mga natives, De Los Remedios, sapagkat ang karanasan nila kay Mama Mary ay ang inang matulungin. Ang inang kaya simulat sa Apol Monsignor, Father JP, talagang nakaka-identify yung mga Pilipino sa Mahal na Birhen. Yeah. Noon yun nila unang nadama. Opo. Na ganito yung pagmamahal ng babaeng ito sa atin, ganito ang kanyang kapangyarihan. At sumibol na yung kanila namang pagsinta. Ayun. Yung Amante de Maria ngayon, nagsimula kagad kasama na ng Kristyanismo. Ngayon po, Mons, Father, speaking of karanasan, dahil nga ito yung nag-sustain ng pagmamahal natin sa Mahal na Birheng Maria, ito hong podcast, Father Nante, eh hindi lang tayo hong dalawa, tayo tatlo lang ang mag-uusap. Siyempre, may mga inimbitahan ho tayong mga usually kabataan, devotee na Mahal na Birheng Maria para magbigay patunay, magsabi nga natin yung magpatotoo sa kanilang karanasan karanasan nila sa Mahal na Birheng Maria. At na hanggang ngayon ay sila ay sumisinta sa Mahal na Birheng Maria. So kahit yung mga millennial, kahit yung mga Gen Z, Father, meron din palang pagmamahal sa Mahal na Birheng. Opo. Eh, para nga ho, patunay sa ating mga kamanlalakbay na nakikinig, nanonood sa podcast na ito, narito ho si Brother Francis Edward Baasis, isang seminarista ng Diocese ng Antipolo. Meron ho siyang mga in-interview para magbigay ng kanilang karanasan at mga experience nila kung bakit sila sumisinta sa Mahal na Ina. Maraming salamat po, Father JP and Father Nante. Ako po si Brother Francis. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kalakbay. Nandito naman tayo, no, para matunghayan naman ang isang pagbabahagi ng isang kabataan. No, mula dito sa Katedral ng Antipolo. Kasama po natin ngayon si Brother Roxel Vincent Remorento o mas kilala bilang Kuya Arvin. Hello Kuya Arvin! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Kapayapaan sa iyo, Brother Franz. Kapayapaan din sa iyo, Brother Arvin. So Kuya Arvin, gaano mo kakilala ang Mahal na Virgen? Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Ang pagkakakilala ko talaga sa Mahal na Birhen ay dalawa. Una, siya ang nanay ng ating Panginoon na si Jesucristo. At pangalawa, siya yung pwede natin pagdaanan ng mga prayers natin. Pwede natin siyang hinga ng tulong para maparating pa lalo yung prayer natin kay Jesus Christ, which is yung Panginoon natin. Ang ganda ng pagkakilala mo sa kanya, no? Siya ang ina ng Diyos, no, ng ina ng ating Panginoon, at siya rin ang talagang nagiging daan natin, no, patungo rin sa kanya, no, kay Jesus. Kay Arvin, paano mo nasabi na ikaw ay deboto ng Mahal na Birhen? Ako ay isang deboto ng Mahal na Birhen. Siguro mulat sa pulo magkaisip pa ako. Isang malaking factor kasi yung lolo't lola ko na nasama talaga ako sa mga prosesyon, sa pagsisimba, pati yung devotion nila na pasa na nila sa amin. Naalala ko, naging hermano at hermana sila ng anunsyada. Tapos ngayon, yun nga, sinasama nila kami sa pinagmisahan, sa closing ng pilgrimage. Ang galing ano yung mga activities dito sa Antipolo, nakakasama ka, no? Ang galing. No, ngayon bilang isang kabataan, paano ka nagdedebosyon sa ating Mahal na Ina? Unang-una, nung wala pang pandemic, talagang
wala akong pinapalampas na procession, which is yung first Saturday devotion natin ng mga Antipoleño sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Tapos yun, kada birthday ko talaga, umakyat ako sa Birhen para humalik at magbigay pugay. Yun yung isa sa ginagawa ko talaga. Talagang isa kang deboto ng mahal na ina. Viva la Virgen! Maraming salamat po, Kuya Arvin. At magbabalik tayo ngayon kay Father JP at kay Father Nante para sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong araw na ito. Viva la Virgen! Kapayapaan sa inyo lahat, mga kalampay. Maraming salamat kay Brother Franz at saka dun sa ating sharer. Napakaganda nung kanyang sinabi na kahit siya millennial, eh talagang umiibig siya sa Mahal na Birhen. Ngayon po mga kapatid, balik tayo kay Monsignor Vengco. Opo. Mons, meron po bang talagang matinding mga karanasan ng mga Pilipino na nagpaigting at nagpalakas ng kanilang debosyon sa Mahal na Birhen? Ako, iyan ang nauna po kayo sa amin, kaya baka po may alam kayong history. Na nangyari ng panahon ko. Okay, yung maganda yung tanong yan at ang unang ko naisip ay nangyari nung actually wala pa ako noon sapagkat yun ay 1646. Kung si pinanganak ka na ba yung 1646? Kung si Maria ay dumating dito noong 1521, yung isang napaka-historical na pangyayari na talagang yung pag-iisip ng mga Pilipino at pati na yung mga Kastilang naririto pa noon ay noong 1646 nangyari. Una muna, noong 1645, nagkaroon ng isang napakalakas na lindol sa Maynila. At tuwing magkakaroon ng magnitude 7 na lindol sa Maynila, maniwala kayo, yung Maynila ay napapatag. Yung katedral, lahat ng mga simbahan, bagsak lahat yan. Okay, noon, katatapos yung lindol, 45. At noong 1646, merong isang lalo pang hampas ng langit. Nakita na lang ng mga taga-Maynila yung mga barko ng mga Dutch na galing sa Indonesia. Pagkat yun ang headquarters ng mga Dutch. At tandaan natin, ito yung mga Protestante. Ito yung kalaban ng mga Kastila, maski na sa Europa. At ito yung malinaw na gustong itaboy yung mga Kastila, anuman ang kanilang posisyon dito sa Asia. Yun ngayon, isang malaking fleet ng mga Dutch warships ang lumitaw diyan sa Manila Bay. At ganoon na lamang ang takot ng mga Kastila, ng mga taga-Maynila, ng lahat, ng arsobispo, ng gobernador, sapagkat ang tanging nasa Maynila na barko ng mga Kastila ay dadalawang galyon, Incarnasyon at saka Rosario. Dadalawang barko. At ito'y matatandang barko kaya naroon. Yung mga batang barko, kasalukuyan tumatawid at nagninegosyo. Dalay mga goods. Itong dalawa kaya naroon, matatanda na. At ilalaban mo sa napaka kasindak-sindak na kaya lumulusob itong mga Dutch, ay narinig nila lumindol at alam nilang gulong-gulo, kaya sasamantalahin nila. Pagkakataon na yun. Pagkakataon na. At dito nangyari yung himala sapagkat itong mga krus ng dalawang galyon na ito at pati na yung mga nasa lupa, nasa Maynila na tinitignan yung labanan, iisa ang kanilang nasa bibig, ang Santo Rosario. Lahat ay nagdarasal ng Rosario at nananawagan sa Birhen del Santissimo Rosario. At tatlong lusob ng mga Dutch ang ginawa nila. At tatlong ulit na sila'y talagang sinusupalpalan nung dadalawang matandang barko ng mga Kastila. Hindi sila mapaniwala. Paano nangyayari na nakalalaban at hindi lang nakalalaban? Napauurong nila, napaatras. Iyon yung himala ng Lanabal na tinatawag. Opo. October, tatlong ulit na salpukan hanggang sa nag-give up na yung mga Dutch. Umalis na at hindi na bumalik ulit. At ganun na lamang ang pagdiriwang. Nakita na lahat na sino ang sa atin ay nagligtas. Paano nangyari yung kababalaghan na yung dalawang barko ay nakalaban sa isang buong plota ng mga Dutch? Ito'y sa Birhen del Rosario.
Santissimo Rosario. Kaya mula, nung mangyari yan, nagkaroon ngayon mula noon ng prosesyon mula sa Santo Domingo. O una Santo Domingo nasa Intramuros. Ngayon nasa Quezon City na. Pero mula sa kapistahan ng Holy Rosary, mula sa simbahan ng mga Dominicano o Santo Domingo, isang maringal na prosesyon. At yan ang karanasan natin hanggang ngayon. At ang tawag ay Our Lady of the Most Holy Rosary, Lanabal. Yung Lanabal ay sinama na, iyon yung pagliligtas ng mahal na ina sa Maynila, sa buong Pilipinas. Sapagkat kung nagtagumpay ang mga dots, ang Pilipinas ngayon ay Protestant country. Kaya napaka-powerful talaga ng Rosario, ano po? Ayun. At 16th century pa, alam na ng mga Pilipino na makapangyarihan ang Santo Rosario. Santo Rosario, yun ang karanasan nila. Bukod po doon, Monsignor, meron pa po bang ibang mas inabot namin? Ah, eto. Baka ito po meron kami inabot. Mas inabot nila. Pati ako inaruruna. Ito'y noong 1986 natin. Opo. Yung people power, yung EDSA Revolution, bloodless. At ito'y si Cardinal Sin ang nagsabi kung paanong yung mga araw na yon ng Pebrero yon na ang mga tao ay bigla na lang bakit nagkaisa na labanan ang kapangyarihan ng isang diktador at ang mga taong ito ay naroroon sa EDSA, hindi gumagalaw at ang mga taong ito ay lahat nagdarasal, walang patid na pagdarasal na naman ang Santo Rosario. Pananawagan sa Malabi. At hindi lang yun. Lahat ng kanto ng EDSA, may estatwa ng Malabi rin, kanya-kanyang bit-bit. Kung inyong natatandaan, pati na si Fidel Ramos ay mayroong estatwa ng Fatima noon. At ito. Hindi ko ito na ikukwento, barangay kukwento ko na. Noong EDSA Revolution na yun, yung linggo, hindi ko malang ko yun ay 23. Ako ang nagmimisa sa Araneta Coliseum. Mga charismatics noon ay regular. Pag linggo ako nagmimisa. At noon ay natatandaan ko, may mga tumatawag sa akin, may misa po ba? May misa ka ako tayo. Sapagkat yung mga tao ay nakalabas na. At yung pananawagan ko sa katapusan ng misa, sabi ko, walang uuwi. Lahat tayo ngayon pupunta ng EDSA. At yung ating posisyon ay ating pananatilihin. At sabi kay, humarap kayo, anuman tangke ang hirap sa inyo. At alam mo niyo yung ginawa ko noon? Meron akong dinadrive, hindi malang ako anong sasakyan ko noon. Ako'y umikot ako sa EDSA. Yung mismo mga tangke, sinasabayan ko yun eh. Hanggang makarating ako noon sa San Carlos, sapagkat ako'y nakatira noon sa San Carlos Seminary sa Makati. Formator po kayo. Formator ako noon. Nasa San Carlos na ako. But ito. Yung lahat ng tao. At si Cardinal Sina, na siya nanawagan. Opo. At tangi kong ikinuwento eh. Ako rin yung nanawagan din eh. Para doon lang sa mga nasa Araneta Coliseum. Nakasama ko sa misa. Hindi na kami muwi. Sumama na kami. Totoo na paano may papaliwanag? Bakit biglang merong pagkakaisa? Alam ba ninyo kung sino-sinong political groups at parties ang nagtangka na ang mga Pilipino gisingin para labanan si Marcos? Walang nagtagumpay. Pero bakit noong Pebrerong iyon, ang mga Pilipino na lamang ay nagtipon-tipon at para bang nagbubuklod sa kanila eh, yung larawan ni Maria, yung pangalan ni Maria, yung panalangin, Santo pagdarasal, Rosario. Santo Rosario kay Maria. At wala pong namatay, di po ba? Bloodless talaga. Tsaka isipin mo yung Father, yung napakamakapangyarihang presidente na pababa nung revolusyon na yun. Revolution. Kaya doon ay paramang pinatunayan ng mga Pilipino sa buong mundo. Kami, un pueblo amante de Maria. Kami mga taong in love with Mama Mary. Sinisinta namin si Maria at kami kailanman hindi pinabayaan. Ayun. Kami kailanman ang karanasan namin ang kanyang makainang pagmamahal naroroon para sa amin. Opo. Siguro nga po ano kada
episode ng history ng Pilipinas, laging nandun si Mama Mary. At siguro ho, sa mga bayan, sa mga probinsya na bibisitahin ho natin para i-feature ang kanilang patrona na si Mama Mary, siguro sa local history din nila, meron at meron ding gampanin si Maria sa kani-kanilang mga probinsya. Kaya siguro tinawag tayong Pueblo Amante de Maria. At palagay ko, Father Monsignor, hindi bibitaw ang mga Pilipino sa Mahal na Biren. Dahil nga, hindi lang siya talaga tawag, hindi lang taguri yung Pueblo Amante de Maria, kundi talagang naranasan, nararamdaman, at sinasabuhay ng mga Pilipino. Napakaganda po nung kinuwento yung history, Monsignor. Napakalaking bagay po nito. Ngayon, Mons, ngayon nalaman ho natin, mga kamanlalakbay, yung historical background. Bakit ba tayo tinawag na Pueblo Amante de Maria? Bakit ba ang Pilipinas sumisinta sa Mahal na Birheng Maria? Ito pala, simula pa lang sa Cebu, meron ng karanasan ang mga Pilipino na hanggang sa ngayon, ito pa rin yung pinangahawakan nating karanasan. Kaya hindi mapigil ang puso natin na walang maliw na suminta sa Mahal na Birheng Maria. Kaya ho, Monsignor, ito ho'y pilot episode pa lamang, pero ang dami nyo na ho'ng naibigay sa aming information, historical information, kaya tayo tinatawag na Bayang Sumisinta kay Maria. Salamat kay Monsignor. Salamat, Father, inyo. Gusto natin, tuwing podcast natin, meron tayong challenge, di ba? Opo. Hindi lang siya basta information, gusto natin may gagawin yung ating mga viewers. Ano ba yung ating challenge ngayon para dito sa episode na ito? Ito po, mga kamandalakbay, ang challenge natin, tulad nga na sinabi ng ating Father Nante, papamagatan natin yung challenge natin kada matatapos ang episode ng Do Whatever He Tells You. Hindi po ba ito yung sinabi ni Mama Mary, Father Nante, doon sa mga attendant doon sa wedding at Cana. Ito rin, kada episode natin ng podcast, parang ito rin yung sinasabi na, ng Panginoon sa atin through Mama Mary, do whatever He tells you. Kaya ho, sa challenge show natin, hinihimok po namin ang mga kamanlalakbay natin sa podcast na ito na to pray the Holy Rosary either with your family, with your friends, and pray it for the intention of our country, for the safety of our citizens, and for the enlightenment of our government leaders. Ito ho, mga kapatid, syempre, mahirap naman magdasal ng Santo Rosario na hiwa-hiwalay. Inihimok ho namin na kung kaya nyong family kayo to gather as a small group or via Zoom. Alam nyo ho, mga kapatid, si Father Nante, meron siyang family na gabi-gabi sinasamahan niya magdasal ng Santo Rosario via Zoom. Hindi po ba, Father Nante? Yes, meron. Father. Merong isang pamilya ng mga Reyes na niboto ng Viva la Virgen Antipolo simula ng mag-pandemic. Alas 9 ng gabi via Zoom, kasama yung mga kapatid na sa States, sa ibang bansa, nagdarasal kami ng Rosario. Tapos bine-bless ko din sa gabi. So maganda po yung challenge natin yun. Alam naman natin na marami nagdarasal ng Rosario. Pero dahil nga sa kinuwento ni Monsignor na yung lakas, yung power ng Santo Rosario ay gamitin pa rin natin ngayong pandemic at sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay para mas malakas tayo. Tama po. Kung malakas ang coronavirus, sigurado tayo, Father, mas malakas ang Santo Rosario. Amen. Yes. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Iulitin ko ho, ang do whatever He tells you natin para sa pilot episode, to pray the Holy Rosary for the intention of our country, for the safety of our citizens, and for the enlightenment of our government leaders. At syempre, dahil nga tayo ay mga millennial, maganda siguro magkaroon tayo ng screenshot. Kada challenge natin, magkakaroon tayo ng screenshots or yung picture natin. Then, we post it on your social media accounts. Then, we put hashtag PADM. Screenshot natin. Kuwari, nagpe-pray tayo ng rosary through Zoom, via Zoom. Tapos, screenshot natin, post natin sa Facebook, Instagram. Then, maglalagay tayo ng hashtag PADM.
Pueblo Amante de Maria. Ayan ho. So bilang pagtatapos, Father JP, pasalamatan natin muli si Msgr. Vengco. Salamat po, Monsignor. Salamat sa inyo. Isa kayo talagang kayamanan ng ating simbahan. Salamat din para JP. At sa lahat po ng ating mga kamanglalakbay, tayo'y Pueblo Amante de Maria, tayo bayang sumisinta sa Mahal na Birhen, doon, ngayon at magpakailanman. Hindi niya tayo binibitawan, huwag din natin siyang bibitawan at iiwanan. Tama po. Maraming salamat, Father Nante. So, hinga natin ng blessing. Opo, para naman. Si Msgr. Vengco para sa ating mga viewers. Mga ginigiliw, sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo. Pagpalain kayo, pagpalain tayong lahat ng maawing Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Msgr. Vengco. Viva la Virgen, kapayapaan ho sa inyo. Viva la Virgen.